aka Sinong TV, and welcome back to our channel. So nandito na naman tayo ngayon para magturo at magluto na naman ng isang mura, masarap at maaari nyo gawing negosyo sa panahon na to. So ito na yata mga ka-berks ang gagawin nating pang negosyo na pinakamura. So pwede kayong mamuhunan dito ng 50 pesos lang. So again, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta ng channel natin at huwag na natin patagalin to. So simulan na natin! Gagamit ako dito ng all-purpose flour, cornstarch, tubig, itlog, paminta at asin. Maglalagay din ako dito ng yelo. Simulan na natin. Mag-prepare lang na isang malinis na bowl. Imi-mix ko lang dito lahat ng mga dry ingredients. Haluin lang mabuti. Kapag okay na, ilalagay ko na itong tubig. At haluin lang ulit ito mga ka-berks. Kapag kulang pa ang tubig, unti-unti lang niyong dagdagan. Hanggang sa maging ganito na. Ngayon naman ay mag-prepare ng itlog. Iwis lang itong mabuti o batihin. At pwede nang ihalo dito sa ating butter. Mga ka-berks, baka nagtataka kayo kung bakit maglalagay ako ng yelo o ice. Alam nyo ba ang yelo? Ito ang sikreto para mapanatili ang crispiness o lutong ng chicharong gagawin natin kahit lumamig na. Haluin lang ito. At kailangan, bago isalang sa mantika, ay malamig na itong butter. Nagpaapoy na rin ako dito sa ating kalandigahoy. Kapag mainit na ang mantika, maglagay lang ng isang kutsara at ilagay ito ng diretso. Kung mapapansin niyo mga ka-berks, nasa ilalim pa ito. At unti-unti itong aangat kapag naluluto na. Babantayan ko lang rin ito dahil mabilis ito maluto. From time to time, ay medyo gagalawin ko rin ito para hindi magdikit-dikit. Pagkaraan ng isang minuto, ay babaligtarin ko. Ayan, medyo malapit na maluto. Pero ang kailangan natin ay medyo dark yung kulay niya para crunchy. So ito pwede na. Hanguin ko na. Dapat ganito ang itsura. Ilagay lang sa isang malinis na plato na may tissue. Bago nga pala ako maglagay ng isang batch, ay aalisin ko muna yung mga mugmog para maiwasang masunog ito o pumait yung ginagawa nating egg chicharon. Ayan, tanggalin lang. Ngayon ay pwede na magsalang ulit. Same procedure lang ulit mga ka-berks hanggang sa mailagay natin lahat yung butter at matapos itong ating ginagawang egg chicharon.
Sa paggawa naman ng sausawan ay mag-prepare lang ng suka, bawang, sibuyas at hiwayan ito. Ngayon ay pagsamasamahin lang ito sa suka. Lagyan ko lang ng asin, nor seasoning, at isang kutsarang asukal. Haluin lang mabuti hanggang ma-dissolve yung mga nilagay nating ingredients. At pwede na ang ating sausawan. At para sa exact measurement ng ating ingredients, ay ipapakita ko sa bandang hulihan ng ating video. Abangan nyo na lang mga ka-Berks! Pang-negosyo idea na murang-mura lang at napakasimple lang ng ginamit nating sangkap. So again, kung nagustuhan mo itong video nito, pakiclick naman yung like button. At kung ikaw ay bago pa lang, pakiclick naman yung subscribe button at yung notification bell para ma-update ka sa mga gagawin pa natin video. So again, mga ka-Berks, after itong video na ito, pwedeng-pwede nyo simulan. Pwedeng-pwede nyo subukan itong ating ginawang cooking tutorial. So again, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta ng channel natin and magkita-kita tayo ulit sa mga susunod pa nating vlog. Bye!